So, welcome back to our YouTube channel again, mga ka-wireman, mga sis, mga bro. Good day sa inyo lahat. Ngayon araw ay pag-usapan naman natin ay tungkol dito sa photo control switch na tinatawag, yung photo cell. So, karamihan ito nagagamit natin sa, makikita niyo sa mga street lighting natin. Yung kusang umiilaw pagka nagkaroon ng madilim na panahon o yung paggabi na. So, ano ba ang photocell sensor? Ito ay tinatawag na light dependent resistor o yung LDR. Are sensors of light other electromagnetic radiation. When light shine on, so makikita nyo ito, meron siyang three leads, red, blue, and white. So, ito yung load natin, yung red papunta sa ilaw natin. Ito naman yung linya natin, line 1. At ito yung puti, yung pinaka-neutral niya. Pero ang gagamitin natin ay, siyempre nasa line to line tayo, itong black and white ang gagamitin natin. So, meron din siyang nakalagay dito, specified. Ayan. AC 220 volt at 10 amperes ang kakayanin niya. So, meron din, pag maramihan lang ginagamit nito, yung minsan ginagamitan din ng mga contactor pag maramihan na talaga at yung timer na. Pwede rin on off yung automatic and manual natin. So gagawin lang natin ngayon ay yung simpleng wiring ng photocell para maintindihan nyo lang bago tayo mag-install ng photocell. So stay tuned mga kumamihan at mag-wiring tayo. So, umpisa na natin ang pag-wiring, mga kawaman. Umpisa natin dito sa photocell. Yung kulay pula. Kulay pula pupunta dito sa ilaw natin. Ito, yung bukilya natin, yung pula. At yung pula ng photocell natin. Kukonekta lang natin na ganyan. Yan, i-connect natin dito sa pwede mo rin naman i-splice yan, depende sa iyo ang diskarte kung anong gagawin mo. So, yan, tapos na tayo sa pula dito. Ngayon naman yung kulay puti, itong puti natin yan, kaso yan sa drawing natin nakasulat lang dyan yung kulay blue, pero puti to, ito yung neutral natin. Pupunta sa ilaw, ito. Bukilya ulit. Tapos pupunta rin dito sa photocell natin. Ngayon, pagsasamahin natin ngayon yung supply ng neutral. I-splice din natin. Pwede mo i-splice. Halimbawa ito sa neutral natin. Pagsamasamahin mo na yung galing ng ilaw. Galing ng ilaw at yung galing ng photocell natin. Pagsamahin natin, pwede mo rin i-splice ulit. Ilagay mo dito sa kulay puti. Yan. Ipitan lang natin. Yan. Tapos na tayo dun sa kulay puti. Tapos na tayo sa kulay puti, pumunta ng neutral natin saka sa ilaw. Magkasama yun yung papunta sa photocell natin, papunta sa neutral. Bali, line 2. Sa line to line tayo. So, ang gagawin naman natin yung switch. Ito yung switch natin. Ang switch naman ay dalawa lang naman ang linya nyan. So, yung switch natin. Lalagay lang natin dito sa kulay black papunta dito sa photocell. Okay, ganyan lang natin ulit. Yan. Lagyan natin sa connector. So, that's it mga ka-wireman. Simple lang ang wiring dito. Yan. Tapos na tayo. Tapos lalagyan mo na ng bukilya.
Tapos, ito na yung ano natin. Supply natin. So, mamaya magte-testing na tayo. So, okay mga choirman. Welcome back. So, ito na yung setup natin. Meron tayong breaker. Nilagyan ko lang ng switch. Optional naman yan. Pwede nyo hindi lagyan ng switch. So, bumbilya. Maski anong klaseng bumbilya. LED. At ito yung sensor natin. Kailangan dito siya nakatapat, nakatusok. Ito yung sa taas niya. So, by the way, pag nag-install kayo, ang kailangan height ng photocell natin ay 6 feet to 8 feet. Kailangan na nandun siya sa, pwede sa bintana, pwede rin sa may pintuan, ilagay yan. So, ngayon, magte-testing na tayo. On natin yung breaker natin. Pati yung switch. Pag na-on na natin yung switch, so, para makasense siya, pagdating ng dilim, mag-iilaw ito. Ngayon, ang gagawin natin para umilaw siya, tatakpan natin yung sensor natin para umilaw. Yan. Pansin nyo na lang mga kawan. Yan, umilaw siya. Ibig sabihin, pag nagdilim na ang panahon, yung liwanag ay nawala na, magkakailaw na siya. So, pag tinanggal natin uli, mamamatay siya. Yan, mamamatay. So, napakasimple lang mga ka-wireman, di ba? So, kung nagustuhan mo itong video, pwede mong pakilikes na lang. At pakipindot mo na rin yung subscribe button kung bago ka lang sa akin channel. At pati yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod na video na ina-upload ko. Mga simpleng video lang ina-upload natin. So, maraming salamat ulit mga ka-wireman. God bless sa inyong lahat.